Hello guys, may video ko lang din itong mga rock formation nila rito. Tignan nyo, parang mga lupa yan guys. Yan ang itsura ng bundok nila rito, yung adobe. Kaya tignan nyo yan, parang kwan, parang yung mga tiningkal na putik na malalaki. Diba, ang ganda. Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayong aalis ngayon, napapansin nyo ito, madilim na. Ay bibiyahe tayo, pupunta tayo ng Alhasa, Kupup, dahil sa mayroon doong customer tayo na breakdown yung kanyang truck. Kaya kailangan natin mapuntahan yun, mga guys, para maging maayos yung performance natin sa mga customer natin, at gaya na rin sa company, makatulong tayo. Masigay tayo ng isang oras at kalahati. Kaya medyo may kalayoan din to dahil sa nasa 175 kilometers to. Kaya estimated time natin, isa at kalahating oras, yun yung maximum na tagal natin magbiyahe. At hindi ko rin alam yung kung ano ba talaga yung eksaktong problema nun, kundi binidyohan lang kahapon yung sasakyan niya na mayroon daw maingay. Eh, hindi ko naman alam kung anong eksaktong ingay ba yun. Kasi guys, natin malalaman kung ano ba yung problema ng sasakyan nila. Labas na tayo ng Dawam. Dito na tayo sa expressway, papunta doon sa pinaka main road na papuntang Alhasa. Maganda magbiyahe ngayon pagka ngayon na madaling araw, mga guys. Walang gaano marami sasakyan. Kalagitnaan na tayo ng ating paglalakbay, mga kamangyan. Siguro mga kampatayo, mga makarating doon, mga 45 minutes pa siguro, mga guys, or 30 minutes mga ganyan. Kasi tingnan nyo, medyo maliwanag na siya. Hindi na ako gumamit ng headlight kasi maliwanag na. Guys, malapit-lapit na tayo. Manila siguro ito, mga 10 minutes. Nakakarating na tayo. Ayun, ay nabutan na tayo ng pagsikat ng araw. Diba? Yung araw, mga guys, sumisikat na. Thank you.
tumatawid mga guys sa release ng trend. Hello guys, dumating na tayo dito sa kanilang warehouse. Pero parang wala pa rito yung sasakyan, ah. Sabi nandito raw. Ayun, malinis pa nga. Sabihin wala pa rito. Bayan. Bakit ganon? Ayan, nandito na tayo. Pumarada na rin tayo. Kaso wala pa yung mga truck nila rito sa kanilang warehouse. Kaya tatawagan ko yung pinaka-head nila rito kung ano bang balita. Tulog pa yata nga guys, ah. Wala guys, hindi pa sumasagot. Mukhang tulog pa yata. Assalamualaikum, Mudir. Ah, Mudir, I'm asleep, no. Ay, walay, walay. Malis, ha? Okay. Mudir, alin ang naigihin na sa win at the truck? Alin, alat ang Sabah ang naigihin? Sabah? Ano? Isa na Sabah? 7. 7 o'clock? Kalam, ha? Ada ana alin? Igi? Okay, mo dyan, kalam mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malis, ha? Syukran, okay. Okay. Alas City para pala darating yung sasakyan na sira, guys. Yung mayroong complain. Eh, siguro, alos ko pa lang. 6:30. Eh, itutulog muna ako, mga guys. Para makabibabi naman tayo sa maaga nating pagbangon. Ayan guys, ako'y hihiga muna na sandali dito sa loob. Tara kan. Ganito yung steel kalita. Ayan guys, tutulog muna tayo.
Guys, bali na double check na natin yung lahat ng masasakyan natin dito. Yun nga lang, hindi ko nakuhanan ng video dahil sa mabilis yung trabaho natin, hindi ko magawang mag-video eh. Ngayon, yung problema na naririto na itinawag ng customer natin ay minor problem lang naman pala. Masyado lang nag-worry yung pinaka-boss nila rito. Kasi naiintindihan din naman natin dahil sa malalayo yung dinideliveran ng mga truck natin dito sa Alhasa. Halos tumatagal sila na sa pagbibiyahe ng mga isang oras hanggang dalawang oras. Ganon kalalayo. Kaya ganon din ka-care yung kanilang boss dito. Kaya kunting ingay lang, kunting problema lang ay talagang ipinag-double check nila kung ito ba ay magtatagal pa o hindi na. Kaya ganon sila, mga guys. Eh, wala tayong magagawa, mga customer natin yan. Kaya kailangan nating suportahan. Ano po? Ngayon, yung problema natin na naririnig niya ay yung nandun sa clutch. Kasi medyo may kalumaan na, nasa 200 plus na yung kilometrahe niya eh. Kasi kaya ilang taon na rin yan. Kaya yung pinaliwanan ko sa kanya ay wala na magiging problema yan. Yung narinig mong ingay ay yung release bearing doon sa pinaka bill housing niya, yung pinaka housing ng release bearing, yun ang kumakalog, mga ganun. Kaya yun ang narinig niya na ingay. Eh, pinaliwanan ko naman sa kanya at naintindihan na naman niya, kaya hindi na sila nagwo-worried. Okay guys. Oh, sige, ingat tayo. Eh, sana na-enjoy tayo, ano? Okay. Pabalik ulit tayo ng damam. Tapos na yung trabaho natin dito. Kaya, back to home base na tayo. Na? Oh, sige, samahan niyo ako sa aking paglalakbay para kan. Hindi naman ako nag-iisa. Yeah. Total, naka-idlip naman ako kanina, kaya siguro may laban-laban na ako nito. Kahit na madaling araw, eh, gumising na tayo. Ayan yung itsura ng area natin dito, yung lugar natin. Parang ghost town to eh. May mga zombie yata dito mga guys eh. Sus, baggaan guys. Grabe. Na traffic tayo sandali dito sa tawira natin sa release ng train. Malamang mayroong tatawid na train kaya ganun. O, dadaan. Hindi pala tatawid, ano? Kasi tayo yung nakikitawid sa kanilang property. Ayan guys, parating na yung train. Ayan, yung kung pala to, yung cargo train. Napakahaba nito guys. Mga kamangyan, napakahaba nitong train na to. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan, sinong ko guys, para makita natin. Mga container ba na ako nito? Karaga. Ayan. Diba? Halos kompleto, no? Tatlo yung makina niya na humihila. Napakahaba, grabe. Ayun oh. Ganto, nandito na yung kalampas na sa wala pa sa kalagitnaan. Ayan, sa kalagitnaan na siguro tong train na to.
Ayan, matapos na. Ayan guys, abante na tayo. Kwento ko lang sa inyo itong lugar ng Alhasa. Nandito yung Judas Cape, kung sabaga yung ibni kwento ni Judas Iscariote. Dito siya, kaya yung itong lugar na ito ay yun ang pinaka tourist part nila. Maganda, may siguro susunod na mga videos ko o kaya itong bakasyon ng Ramadan. Dahil magra-Ramadan na next month, ay subukan namin mamasyal na mga kasama namin mga vlogger para mai-vlog natin yung Judas Cape. Para naman makita natin. Hello guys, mai video ko lang din itong mga rock formation nila rito. Tignan nyo, parang mga lupa yan guys. Yan ang itsura ng bundok nila rito, yung adobe. Kaya tignan nyo yan, parang kwan, parang yung mga tiningkal na putik na malalaki. Diba ang ganda? Ayan, ganyan itsura ng bundok nila rito mga guys. Yan yung factory ng semento. Yan po yung gawaan ng semento rito sa Saudi Arabia. At dito rin yan din yun yung napalagay sa Guinness Book of Record, yung pinakamahabang conveyor. Yan, dito natin matatagpuan itong factory na to. Napakalaki nito guys. Ito yung pinakamalaking factory dito sa Saudi Arabia ng semento. At nandito yung mga gandang klase ng ginagawang semento, yung lupa, yung adobe. May puro adobe kasi yung lupa rito, kaya ganun. Okay guys, yung bundok nila guys, ah. Puro lupa lang yan, walang kapuno-puno.